Diba, pambahala sa gitara mo. Meron ako apat na project na guitar. Kasama ko si Bob, yo. Si Roca, ng guitar pusher. Mag-upgrade kami ng gitara ngayon. Ay, actually, dalawang tele. Dalawa. Isang Black Strat, tsaka isang Les Paul. Son, kung bakit maraming gitara is because of the tuning. Para mas wide yung vocabulary na pwede nating tugtugin. Especially sa world ng metal kasi maraming tuning ng metal. Oh, oh. Kung ikaw naman, most ng tinutugtog mo ay nasa C-sharp lang or banda, mga ganon. Hindi mo naman kailangan na magpalit-palit ng tuning. Tsaka nakakabugbog ng hardware kasi yung papalit-palit ng tuning. Ayun. So, bumili ako ng worth 5,000 pesos na gitara. Sobrang gaang nito. Acquire na lahat yung gitara ko, so I would like to stick on isang brand. Hi guys, what's up? Welcome! So, day 2. Nandito tayo ngayon sa Audiophile SM North. Kasi dinala ko dito yung gitara dahil si Gerald ang guitar luthier. So dinadala ko dito yung gitara ko. Dito lang kami nagme-meet up kasi inuwi niya yung mga gitara sa bahay para i-repair. Kung gusto niya ng mga gitara Ibanez brand, dito ang the best na pwedeng pagbilihan. So dito ako bumibili ng Ibanez Tama brands. Pero sa salagay na to, dahil yung mga gitara ko ay Squire, tapos si Gerald nga yung long time guitar luthier ko, siya yung lagi kong pinagkukonsultan tungkol sa parts at of course yung guitar pusher, no? Disclaimer lang guys, na hindi rin ako sponsored ng Audiophile, guitar pusher, ng kahit ano. Nare-recommend ako lang sa inyo yung mga tindahan at yung mga taong pwedeng tumulong sa inyo pagdating sa gitara. Siya talaga yung nagkaalaga ng mga gitara ko, so hindi ko pinagkakatiwala sa iba. Siya ang boss dito. Siya ang isa sa mga brains, the best na pagtanungan pagdating sa Ibanez, sa Tama, and then sa DiMarzio pickups, sa tawag dito, sa iba pang pickups. No? May binili pala akong drum rack. Ito mahaba. Kahit na yan, pwede barbell yan. Okay, so itong drum rack na to is TDR. OR. OR, so yeah, ilalabas ko dyan. Isang drum carpet. Ang presyo niya ay? $6,690. Tapos pag cash pa to, papi, may discount pa. Pag ginawa ko yung drum video ko, so nagpe-prepare na ako para magkaroon ng isang drum studio. Pero sa ngayon, gitara muna kasi yan yung pinakabadaling gawa ng content eh. Diba? Okay, so ang string of choice natin ay Elixir. Okay, guitar pusher pa rin. Pero meron din ang Audiophile na GHS, which is sila yung mga string of choice ko kapag mga 7 strings, 8 strings ng pinag-uusapan. So ito yung Bernacles pickups natin, straight from UK. So ito yung tatlo sila. Ito. So ito yung Happy Valentine's. Ito yung pile driver set, single coil. So ito yung polymat. Yung polymat pala guys na kinuha ko ay standard finish lang. Okay, so hindi ko kinuha yung Kainoli para hindi obvious. Kasi yung tunog lang talaga habol ko and hindi rin available yung stock. So, ito naman yung ilalagay ko sa kong gitara, which is the pile driver set. Ang Audiophile ay nagka-carry ng brand na Seymour Duncan and DiMarzio. Wherein, yung paborito kong gitara, guys, ay naka-DiMarzio yun. The Bridge yung nilagay natin doon, brother. No? The Bridge. So, yun yung isa sa mga pinaka-paborito ko. So, kung makikita ninyo, yung brown na strat ko, siya lagi yung ginagamit ko. Kasi ang ganda ng tunog nun, ang ganda ng pagkakagawa namin ni Gerald. No? So, if you want to set up your guitars to be set up, kita niyo naman sa channel ko na yung gitara kong gaganda ng tunog. That is because of this guy, Gerald. So, ililink ko yung profile niya sa description or somewhere here. Kung gusto niyo magpa-setup, mag-inquire kayo. Magde-date muna kami ng girlfriend ko at saka kakae. In 2 days, babalik ako rito. Same guy, si Gerald. Alright, let's go!